Okay. Unang-una, gusto ko lang kaya ako'y dumalo rin dito para i-announce sa mga Taklobano na we have a lot of supply now ng mga vaccines. Ako po ay nakikiusap sa inyo. Araw-araw, pina-follow up ko to. And I'm encouraging everyone, magpabakuna na po kayo. Alam nyo, huwag nyong isipin na lagi tayo magkakaroon ng bakuna dito. Tayo pinaprioritize, but if we do not avail of this, it will be given to another LGU. So, please, naayos na yung sistema sa dito sa Astrodome, it will take you less than an hour only. Mabilis na sila dyan. So, I suggest magpabakuna na. Alam nyo, nakikita nyo sa iba-ibang lugar, baka mangyari na rin dito yan. Baka next year, mga ibang establishment, hindi na kayo papapasukin kaya hindi kayo bakunado. Yung mga nag-a-apply ng trabaho, gagawa na lang ng dahilan yung mga nag-hire sa inyo. Pero pag nakita nilang hindi kayo bakunado, the likeliness of you not being hired is there. Tapos baka tsaka nyo, babalikan kami pagdating ng January, February, Marso, sasabihin mo, pwede ba magpabakuna? Eto, nandito na yung mga vaccines na ito. Please avail of it. Health is very important. Lalo na po pagdating ng December, nandito yung mga doctors, alam nila yan. December, January, February, tumataas ang mga pneumonia cases natin. Yung mga sakit sa baga, ganyan, yung mga flu, di ba? So let's anticipate na bago mangyari yan, ay magpabakuna na po tayo. Nakita naman nila, nung talagang kasagsagan ng pagbabakuna natin, medyo bumababa itong mga kaso ng mga flu. At nakikita na rin natin yung mga kaso. Pero syempre, hindi natin matatanggal yan. Baka bigla na lang magkaroon ng bagong variant na naman na pumasok dito. At least, bakunado na tayong lahat. Isa yun. Pangalawa, pag nagbukas, alam nyo naman, pag December, maraming reunion. Maraming naman pupunta dito. Ito na naman tayo, may expose na naman tayo. But if we have already achieved herd immunity, safe tayo. We are doing this vaccination program and if we see na kailangan gawin 24/7 to, gagawin namin. Pero ngayon nakikita ko mababa ang turnout. Kailangan talaga we encourage everyone magpabakuna po. Please lang po. I-prioritize nyo lang ito para sa ganun, mapuksan na natin yung syudad at matanggal na itong mga iba-ibang mga restriction na ito at medyo lumuwag na dito yung mga restrictions. Isipin nyo lang, itong pandemic na to, papunta na tayo sa 2 years nito. Just in a month or two, or 2 to 3 months from now, 2 years na rin itong pandemic na to. Ilan ang nawala ng trabaho? We have 11 million to 12 million Filipinos out of the job. You know, out and they don't have jobs. Kaya ito talaga ang focus natin para matulungan natin ang babayan natin at magbukas ng syudad natin para sa ganun medyo mag-normalize. At isa pa sa importanteng mangyayari, if we achieve herd immunity, the chances of going to face-to-face classes is very good. Okay, and we need that kasi alam niyo naman sa eskwelahan, meron talaga dapat face-to-face, lalo na yung mga nagme-medicine, yung mga nag-aaral na mga ano, hindi naman pwede i-zoom-zoom yan. Kailangan talaga meron ano yan, face-to-face yan. Especially there are many other subjects in college that kailangan talaga face-to-face. Okay, so this will happen now, itong pagbabakuna ng 12 years old and above will start on Friday. Okay? And the time will be, explain mo ng details para okay. Alam ng mga tao. Opo, before po sabihin natin yung detalye para sa pediatric population, dalawa po, yung tinatag po ng ROPP, the rest of pediatric population, dito po sa Astrodome. Magtitikang tayo ng alas 8 ng umaga. At yung isa naman po ay yung pediatric population with comorbidity. A3 din po sa kanila, expanded A3 po ang tawag sa kanila. Kaya po sa nagbigay po ang Department of Health ng 335 doses for this. I would like to give the floor to Dr. Yu to explain ito na pediatric population immunization. I think they want to know also what will they bring. Yes po. After, yes po. Magpayakulo pa atong nga tanan. Ako po si Dr. Christine Mayu from the Department of Health and I am here in behalf of our regional director to encourage all our parents to enjoin their kids age 12 to 17 years old to come to our centers for vaccination.
So, an atong po vaccination was ordered actually, the NCR rollout was last October 15. So, ngayon po, yung rollout natin dito sa Tacloban will be on November 5. Actually, our RD even wanted it earlier, but due to several concerns like papers or documents for our teenagers, so, kailangan talaga maganda yung planning, maganda din yung information dissemination, and maganda din yung magiging rollout. So, for this po, tatlo pong hospitals ang magkakaroon ng simultaneous rollout dito po sa within our vicinity, that is EVMC, Eastern Visayas Medical Center, Tacloban City Hospital, and our Sisto Sumayasis Hospital. While for the community, that Tacloban City Health Office will also do the vaccination for ROPP or the rest of the pediatric population. Yun po yung ibig sabihin ng ROPP. And together with that po, Biliran will also be rolling out sa kanilang Biliran Provincial Hospital and the rest of their LGU. So yun po yung mangyayari ngayong November 5, 2021. And I hope may lahat ng parents dito, sa inyong lahat na nandito din, let us encourage our teenagers to be vaccinated as well as our parents to consent to the vaccination that will be coming our way. Thank you very much, everyone. Yung requirements po, para una, dalawa kasi, no, yung sinabi kanina na yung pediatric population with comorbidity, kinahanglan po ng medical clearance or medical certificate from their pediatrician or their attending physician. Ano-ano po itong mga comorbidity? Kasama na po dito yung children with special needs, katulad ng children with autism, yung chronic respiratory disease, children with cancer, children with chronic kidney diseases. So lahat po yun, at they, we allocated, I think 500 plus sa EVMC, 335 sa City Hospital, and 335 also sa Sisto Sumayasis. Plus doon, bibigyan ng informed consent and assent. Yung informed consent sa guardian, yung assent naman po ay dun sa bata na babakunahan. So, and then, there will be a screening sa ating mga doctors. Ang difference lang doon between the ROPP at saka yung may comorbidity is the medical certificate. Wala na pong medical certificate sa mga well adolescent. So, they just have to register sa ating Safe City at tacloban.ph. So, doktora, kahit 13 years old, 14 years old, wala naman comorbidity, normal naman lahat, hindi na kailangan ng medical certificate. So, they just come. Marami po kasi ang nabahala sa medical certificate. Okay. Siguro, tatanong naman ng iba, what about those who cannot afford doctors na, and they cannot afford naman, but they see yung anak nila mukhang well naman, 13, 14 years old. Meron naman tayo naka-standby ng mga doctors dyan kung may allergic reaction. Yes po, meron po tayong mga pediatrician na, meron po mga doctors na magsiscreen at pediatrician both sa City Hospital at sa Astrodome. So we can accommodate for the City Hospital again, 167 sa first day, November 5, 168 sa November 6, and then for the Astrodome, 620 sa morning, 600 din sa afternoon. Pwede naman din sumabay yung mga adults, let's say, buong pwede household nila. So, pwede sumabay. So, pwede sumabay yung mga nasa household para isahan na lang, no? Opo. Ang napansin ko dyan, kasi ako naman, nakikita ko yung mga nagpapabakuna dyan, unang-una sa lahat, those that come in the morning, many, there are a couple of people na may mga iba dyan, ninenervyos, kaya kulang sa tulog. Kaya akala nila, pag nabakunahan sila, allergic reaction yan. Pero sa totoo lang, stress kayo kasi kulang kayo sa tulog. Kaya pagka ganyan, matulog na lang kayo buong umaga, tapos pagdating na after lunch o sa hapon, tsaka kayo pumunta rito na nakapagpahinga na kayo. Kasi meron dito, eh, marami yung inaantok eh, kasi natitense. Baka tapos meron pa na nahulog pa sa hagdanan dahil naantok eh, natitense siya. So, when you come here, can you rest? Yes, there's a lot of space. Pwede magpahinga. Hindi naman kailangan magmadali. Pero kung gusto magmadali, pwede. Pero kung gusto mo magpahinga, meron naman mga off. Kung dyan, may standby kaming ambulance dito
We have doctors, we have paramedics here. So, nandito naman lahat, di ba? So, yun ang sasabi ko, no? Importante dun sa mga bata na may mga doktor, meron kasi, alam mo, ang laging tinatang sa hospital, kung anong allergic reaction sa mga medisina, kailangan alam nila yan. Kasi pagkakaroon ng allergic reaction, the doctors will be administering medicines to them. Mabuti kung alam ng guardian o ng parents saan allergic yung bata, anong medisina, para at least alam na kagad right away. Okay? So it will make it faster and more efficient. So that's why ginagawa natin to, nag-a-announce naman ako na ngayon na dahil mas maganda yung sistema natin ngayon, mas mabilis na tayo ngayon. So again, I repeat, you know, let's take advantage habang nandyan yung mga bakuna, available yan. Kasi kung hindi natin gamitin yan, ibimahimigay yan sa ibang LGU. Sayang naman, para makapagbukas na yung siyudad natin.